Tayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairing. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. Ang tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod. Apat ang ulo
at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Nililuray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-apat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinananatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapahamahalaan, ng karangalan, ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng diklikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ng lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling unang Biyernes ng taong 2023, LFF, last first Friday. Biyernes, araw ng mga deboto ng pinagsamang kamahal-mahalang puso ng Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mainit na palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak ngayong huling unang Biyernes ng taon na ito. No? Sabihin nga natin ng malakas, mahal ako ng Diyos. Alam nyo, ang pag-ibig ni Lord parang isang puno. Araw-araw mang may nalalagas na dahon, mananatiling nakatayo habang panahon. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ang puno araw-araw nalalagasan ng dahon, pero nananatiling nakatayo. Marami ng taong nagwakas, pero ang pag-ibig at awa ng Diyos hindi pa rin kumukupas. Bago po matapos ang taong ito, tandaan ninyo, paniwalaan ninyo, panghawakan nyo pa rin, mahal kayo ng Diyos. Palakpakan muli natin ang pag-ibig ng Diyos, pero para sa atin. Na? Paalala nyo rin po yan sa katabi ninyo. Sabihin sa katabi, mahal ka ni Lord. Maganda ngayong umaga yan. Pero baka sabihin nyo sa akin, talaga ba, Father? Mahal ako ni Lord. Eh bakit may sakit pa rin ako? Bakit hindi pa rin kami gumagaling? Mahal ako ni Lord. Eh bakit hindi pa rin ako makahanap ng trabaho? Bakit wala pa rin akong trabaho? Abay, kung maghapon ka lang nakahilata dyan, talagang wala ka makikitang trabaho. Mahal ako ni Lord. Pero bakit hindi pa rin akong napipili? Bakit hindi pa rin ako nananalo? Pila ako ng pila araw-araw. Mahal ako ni Lord. Eh bakit parang ang lungkot-lungkot ko pa rin? Mahal ako ni Lord. Eh bakit mahirap at magulo pa rin ang buhay ko? Mga kapatid, maniwala ka sa lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng yan, nandun pa rin ang pagmamahal ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa iyo kung hindi ka lalayo sa Kanya, kung hindi ka magbabago sa Kanya. Katulad po ng pangitain sa unang pagbasa ni Propeta Daniel,
Katulad ito ng pangitaing sinasabi niya tungkol sa maraming nilalang na may iba't ibang anyo, kakayahan at kapangyarihan, pero may limitasyon pa rin. May hangganan. At ang taong nakasakay sa ulap na bumababa at nakisama sa mga nabubuhay para mamahala, para maghari magpakailanman. Ito ang mas dapat mong tinatandaan. Ito ang mas dapat mong pinaniniwalaan. Anumang kayamanan, anumang kagalingan, anumang kapangyarihan, o kahit anumang kabutihan ng tao sa mundo, makinig po kayo. Pwedeng-pwedeng magbago. Pwedeng mabawasan. Pwedeng mawala ng tuluyan. Pero, kaya naging tao ang Diyos, kaya may taon-taon tayong pagdiriwang ng pagsilang ni Kristo, malapit na, 24 days to go. Kaya may taon-taon tayong pagdiriwang ng Pasko para maalala natin kung paano ipinakita ng Diyos sa gawa ang pagmamahal niya. Pinasok ng Diyos, pinasok ng Poong Nazareno ang buhay ng mahihirap na tao. Pinasok niya ang buhay ng mga nangungulila, ng mga minamaliit. Pinasok ni Kristo ang buhay ng mga may sakit at kahit ng mga makasalanan para ituro sa ating hindi lang sinasabi, hindi lang ipinagsisigawan ang mahal kita, dapat ipinapakita, dapat ipinaparanas. Nung isang araw, Miyerkules, sa tulong po ng mga dinadala ninyong donasyon at mga binibigay ninyong donasyon, kayo mang nasa ibang bansang nasa online, nagpapadala rin po sila dito sa Quiapo, pinansyal na tulong, material na tulong. Mula po sa inyong mga donasyon, nung isang araw, nabigyan natin ng maagang Pamasko ang mga kapatid nating Aita. Umakyat po kami sa tatlong bundok ng mga Aita sa Porac, Pampanga, sa Kamyas, sa Sapang-Uwak, at sa Villa Maria. At habang nagbibigay po kami, no, habang inaabot ko yung inyong mga pinabigay na biyaya, habang yung iba ang sinasabi, thank you Father, thank you Among, may isang matandang babae, pag-abot ko ang sabi niya sa akin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging mapera. Hindi mo kailangang magkaroon ng posisyon, ng uniforme. Hindi mo kailangang maging kilala para matuto kang magmahal. Gustuhin, gawin mo lang sa abot ng iyong makakaya. Hindi na ikaw, Diyos na ang kanilang makikita at maaalala. Kaya kung babalikan natin ang Ebanghelyo, kung may isang aral tayong dapat baunin mula sa kwento ni Jesus sa Ebanghelyo, ito yon. Huwag natin masyadong kinakatakutan ang mga bagay na wala pa, ang mga bagay na hindi pa. Pinaghahandaan, pero hindi kailangang katakutan. Hindi ka dapat magpauto, magpasira sa anuman at sinuman na magsasabing matatalo ka lang, mahihirapan ka lang, magiging kawawa ka lang sa huli kapag ipinagpatuloy mo ang pagsasabi ng totoo.
ang pagtulong sa kapwa, ang pagmamalasakit sa ibang tao. Huwag kang magpapauto. Huwag kang magpapatalo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong huling unang Biyernes, ngayong huling buwan ng 2023, may ilang araw ka pang binibigay ng Diyos. Una, para muling umasa, para uling maniwala na ang hindi magbabago, ang hindi matatapos ng pag-ibig ng Diyos ang laging magliligtas sa iyo. Pangalawa, para gawin, para ipakita mo sa gawa ang mahal kita sa isa't isa. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Hindi magbabago yan. Magmahal tayo katulad ng Diyos. Unti-unti, magagawa natin yan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang ang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahalig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang patuloy nating ipinagdarasal ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipanalangin natin na mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang kanilang mga pamilya at nag-aalaga sa kanila, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo pa rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster and relief fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Biyernes at Linggo alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata at o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap po sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat. Patapos na ang taon na ito, at kayo po ay naging bahagi hindi lamang ng buhay pananampalataya ng simbahang ito, higit sa lahat ng pagkakawang gawa ng simbahang ito. Kahit hindi po kayo nakakasama sa mga dinadala natin ng tulong sa mga bilangguan, sa mga probinsya, sa mga institusyon, sa mga may sakit, kayo po ay kasama namin sa pagpapaabot ng pag-ibig ng Nazareno sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga pinansyal at material na tulong ay binibigay natin hindi lang pag may kalamidad, kundi sa bawat pagtawag ng ating abilidad na tumulong, na magmahal, na magbigay. Tayo po ay naghahanda pa ng mga pamaskong handog para sa mga regular at bago nating mabibigyan ng tulong. Maaari pa rin po kayo makipag-ugnayan sa ating parish office, sa ating social service at relief office ng parokya. Yung pong mga pang Noche Buena pack, maaari nyo po yung ibahagi rin para sa mga kapatid nating maaabutan ng awa at pag-ibig. Salamat. Alam namin meron din kayong sariling pangangailangan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamos sa iyo, makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.